Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. And for this video po ay gusto ko lang i-share po sa inyo itong tanong na kung safe ba daw mag-store or magtago ng worth million na crypto sa mga decentralized wallet. For example, no, Trust Wallet. Ayan, so ito yung madalas actually na ginagamit or pinakauna na sumikat na decentralized wallet. Pwede rin sa MetaMask Wallet. Ayan, safe din po dito actually. And ayan, si BitKeep or BitGet Wallet na po siya. So ito guys is mga decentralized wallet kung tawagin, no? So iba po sila sa mga bago dyan. Iba po siya sa mga centralized na crypto exchange. Pag sinabi natin centralized crypto exchange, ang sample niya po is Binance. Ano pa ba? Of course, yung mga local crypto exchange natin, Coins.ph, yan, mga centralized po yan. Bybit, centralized, tawag dyan, centralized crypto exchange. Now, ano yung pinagkaiba, no, dito sa mga decentralized wallet kung tawagin? Sa decentralized guys, no, sabi dito, users can utilize decentralized crypto wallet as a secure storage solution for their digital assets. Ayan. By storing their cryptocurrencies in a decentralized wallet, users significantly reduce the risk of theft or loss associated with centralized exchanges or custodial wallets. So, pinagkaiba niya guys, no? In simple terms, is like parang mas safe nga, no, si decentralized wallet, which is yung mga wallet na pinakita ko kanina. So centralized kasi, sample natin, no, coins.ph, merong nagko-control, no, ibig sabihin yung developer, may CEO, tapos hawak nila, no, lahat ng mga assets, no, sample Bitcoin, may hold ka na Bitcoin, naka-deposit sa isang centralized wallet. Pag nandun sa kanila yung asset na yon, for example, no, Bitcoin, kailangan ng tawag dito approval, no, kailangan may confirmation galing sa kanila kung magwi-withdraw ka. Okay, kasi may control nga sila. So nandun sa kanila yung control sa pagdating sa withdrawal. Sa deposit wala eh. Actually, you can deposit sa lahat ng mga centralized wallet, walang problema. Ang problema diyan ang withdrawals. No, kasi kontrolado po nila yan. That is why may mga centralized crypto exchange na nagba-bankrupt, no, like FTX, no, pinakasikat na centralized wallet na nangyari last year, si FTX po. So lahat ng fund na nandun, naka-froze yun, naka-freeze yun, so hindi mawi-withdraw yun. Bakit? Kasi kailangan ng approval ng CEO or kung sino man yung naghahawak noon. Sa mga decentralized wallet guys, so dito, hindi kailangan ng approval ng kahit sino. Kasi it's your wallet, it's your control, no, pagdating sa decentralized wallet. That means if you have your, for example, no, Trust Wallet, no, meron Trust Wallet. So, anytime pwede kang mag-withdraw, anytime pwede kang mag-deposit. So, hindi kailangan ng approval ng kahit sino. And ikaw lang ang may control. Okay? So, question, safe ba siya? Ayan, sinabi naman, safe po siya. Pero, of course, no, may mga disadvantage po yan. Okay? Kasi, guys, no, dito kay Trust Wallet, for example, no, meron silang tinatawag na backup phrase. No, yung backup phrase na yan, yan po yung 12 words na kailangan yung itabi. Na 12 words yan guys, so hindi ko mapakita ang sample kasi hindi ma-videoan or hindi ma-screenshot. Pero 12 words yan, no, tawag dyan ay secret phrase na dapat nyong itabi. Pag mag-create kayo ng account guys, for example, sa Trust Wallet or MetaMask Wallet man yan, you have to make sure na naka-backup po siya. Yung 12 words itatabi nyo kasi yan ang gagamitin nyo pang recover. Ibig sabihin na pang recover, kapag na-delete nyo, for example, na-delete nyo yung wallet, may lamang million, pwede nyo pa siyang i-recover. Kaya makukuha nyo pa siya kasi nga may recovery price. Ngayon kung wala yan, nawala yan, hindi nyo na ma-recover yan. Pangalawang disadvantage is kapag may ibang nakakuha,
No, let's say itong recovery praise na to. Kapag may ibang nakakuha niyan, pwede nilang ma-open 'yon. So make sure guys no na kayo lang ang nakakaalam. Nakatago siya ng mabuti kasi kung may nakakaalam na iba, pwede nilang mabuksan niya. Okay, so sana ay na-gets niyo guys no. Kung ano po yung mga importante na dapat niyong malaman kung kayo po ay gumagamit ng decentralized wallet, no? Sample natin is Trust Wallet. Okay? So sana ay maliwanag sa inyo guys, no? Para at least is in the future, hindi po ay magka-problema. Let's say you are using mga decentralized wallet. Alright, so ito lang gusto ko i-share guys. Hopefully nagkaroon kayo ng idea, lalong-lalo na dun sa nagtatanong nga. And maraming salamat and God bless po sa ating lahat.